typically sa mga rooms or any area nga the start pa ang fire, kung wala yung water available, muna yung sa fire, usually sa mga buildings or mga establishments. So muna siya yung first aid. Aside sa kung tayo manunaan na to para ipatay ang fire, muna siya ang mapalit na mga first aid. Next. So, muna ang parts of a fire extinguisher. Kini ng fire extinguisher, muna siya ay dry chemical for type ABC. So, muna ang parts, first, pin. Muna siya ay pin, hose, dito po gawas ang pressurized dry chemical, muna siya ang handle, i-carry, dito po yung anay mong kamot, muna siya ang lever, kung asan mong i-press. And then muna siya ang cylinder tank, label sa manufacturer o sa glassy. So muna siya ay type ABC. ABC na dry chemical na may lalait nga types of fire extinguisher. And then muna ang inspection tab. I-inspect sa nakadugay ang kini na fire extinguisher. Pressure gauge. So dili maibawan kung naapa ba yung pressure. Meaning ani, pag once maabrihan ni siya, pag press ani, pop ang pressurized air na with dry chemical. So, naka-green pa gani ang arrow, meaning ana, kanang active or usable. Dili siya, kung sa kuwan pa, dili expire ang pressure na nasa sulod sa fire extinguisher. Oh, okay na to siya. Pin, hose, lever na to. How to use? Kisa may nakagamit na ang fire extinguisher dito. Any fire extinguisher, kung pula, green, silver, napoy handy, gamay kaayong portable para sa sakyanan. So, how to use? It's easy to remember how to use a fire extinguisher if you remember the acronym TPAS or PAS. So, TPAS. T stands for twist. So, kini nga pin, i-twist ni siya, usually ako ba na ay ziplock gani para i-twist ang pin para maputol tong praning cover block. I-twist, then twist ang pin, i-pulling pin na nakalock, muna din yung ma-press din yung lever. So, pull the pin. This will allow you to discharge the extinguisher. Once mawala na yung pin, kining lever, ma-press na rin mo siya. So, nanay mo gawas ka pressure. Pero kining, napa may pin, except sa handle na ka nag-unit or sa lever, okay ra. Pero once kang mawala na yung pin, kining ang pin, ma-press siya, ma-down siya, muna na yung gawas. So, muna ni siya, magamit na rin mo, kung nanay far na makita ni mo na available ng imong patyon, aim at the base of the fire. So hit the fuel. If you aim at the flames, the extinguishing agent will fly right through and do no good. So, imong ikuha ng hose, kini siya, since pressurized ang sulod, ang uban na dili ka ulo magamit, diri mo gunit. Na-pressurized man eh, kusog man yung pressure sa sulod, mawiggle ng hose. So, ang right way to hold diri yun sa nozzle. Hose di siya, muna ang nozzle, kini siya. Dili mo buwas ang pressurized dry chemical or putik. Aim at the base, meaning sa base, kung muna ang kayo, ang base is dili. Ang kayo, spread man na, dili mo mag-spray dili sa taas or dili dapit. Kung asa ga start ang fire, dito ni mo i-direct ang chemical na sulod aning fire extinguisher. Squeeze the lever. So, since wala naman yung pin, ma-squeeze na ni siya. Muna nga, pag-aim ni mo sa fire 6 to 10 feet, depende po sa katakon sa fire kayo, ma-feel man na ni mo po ang kainit. Sa indoor, pwede rin mo sa outdoor, mag-matter ang wind direction. Kung ang wind direction sa outdoor mo, wind direction na dili, paingon ni mo, so dapat mo transfer ka, kaya ang powderized mo, mapunta mo po ni mo, medyo dili ang good sa health ang dry chemical maputi. Maka-trigger siya o asthma or pneumonia o po. Puti nga dry chemical.
sweep side by side until the fire is completely out. Start using the extinguisher from a safe distance away and slowly move forward. So dili sa mo mapadawdan ko na ang fire. Inyo naman ang gikuha, gitwist, gipull, gicarry ninyo. Dayon, gikuha na ninyo ang hose, ginita ng nozzle, pwede na mo mo-press. I-aim ninyo kung asa gidong base sa fire, pero dili po itong distance na medyo duol na kaayo mo para dali mapalo. Kaya ano, ang high tendency, kanang maikok po sa mga spark na depende sa unsa lang nasunog. Then, kamo po, dali po mo mawalan sa dry chemical. So, 6 to 10 feet, until nga magkaduol mo, aim at the base and sweep side to side para mapatay ang kayo. Additional kuan, additional information kabalin sa fire extinguisher. Kini fire extinguisher, ma-expire ba ni? Ma-expire ni? Yes or no? Yes. No. So, ang explanation na ana, ang fire extinguisher, dili gyud ma-expire ang sulod ani unless properly maintained. Kung dili siya mo-maintain, munang mugahi ang sulod ani, munang gitawag siya expire. Pero wala na, since wala na-maintain, nagahi ang dry chemical sa sulod. Ang proper usage ani is, ibutang niya siya elevated sa any visible area, di ba, nakahang. Visible sa imuang mata, adjacent sa mata. Manong nakahang niya siya para dili siya naa sa floor or near sa floor nga magbugnawan, magmoist, mutaya. Dahil ang dry chemical, mga powder kulputi, parihag pulbos, mugahi, mubanto, dili na siya mufunction as fire extinguisher, kaya ang color white na chemical, nagahi naman diri. So, dapat din siya elevated, dili siya, ang uban ng mga barangay sa Cebu City, ang ipontagaan sa ilaang mga barangay kapulay o mga fire extinguisher. Ang uban nila, gipang pasaban kay tayat na kailang fire extinguisher, ipaulan na nila, uban, ibutang na sa floor, nang agahi, ang uban, nasulod sa balay, gipang gamit ito ng mga nearby houses nga, pwede rin maano ang fire extinguisher. To be explained, yun na din ipabasa. Usually, some establishment will properly, kung anong pwede siya ginabutang, din ginahang, din visible sa exit or sa naked eye nga magamit sa kinsamay, kabalo mo gamit ani. So, aware man tama, first aid ni siya. So, first aid ni siya in doing a kanang naay kalayo, dili mo dapat mahadlok mo gamit ani. In a way nga makatabang pud mo sa inyong panimalay, inyong gitrabuhan, nga pwede mapatay inyo ang kayo nga small pa ba, nasugod pa ang kayo nga pwede pa ninyo mapatay. Alone pa mo na ang. So, since nakaagi mo pud mo mga seminar sa maani, you should apply it too. Para po nga, wala yung muna kung masunog. Then, ang pag-maintain na yan ni, much as possible, twice a month, i-shake rin ninyo, shake. 5 kilo man yung nakuhaan. Kinigay, one usage rin ni, once na ma-open ni siya, ma-open na yung pin, then maabrihan ng pressure, one usage rin ni siya. Na may green ani, ang green ani nga version is, gas ang sulod. Kato siya, dili to siya harmful sa tao. Dili nga gini dry chemical man puti mag anong color white. Katong color green, dili to siya harmful sa kuan sa respiratory sa tao. Mo nang bag-ong gidaw nga memoron is i-replace ning red. Binanginay katong nang green nga mga fire extinguisher ang ano sa mga houses ug mga establishment green. Napoy color silver puti para sa kitchen fire. Kitchen ng klase ng fire silver nga ano nami gipang panandiri nga mga food establishment ila ang ano silver or gray nga fire extinguisher mo din pang kitchen ano fire extinguisher. So if naay kabaluan mo kuha, shake lang ni siya once or twice a month para malihok ang dry chemical ani sa sulod. Muna yung maintenance ani shake once a week pa or once every 2 weeks para dili po mga kuan, mabantok ang sulod ani.